Kamusta mga ka-upbeat? Welcome again sa aking channel. At ngayon ay mag-unbox tayo ng isang cardioid microphone. Ano nga bang cardioid microphone? Konting kaalaman lang to guys. Okay, unbox na natin to. Gamitan natin siya ng gunting. At paalala guys, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Siya nga pala, itong cardioid microphone na to guys ay nabili ng aking kaibigan no? sa Lazada. Nabili niya to ng 990 pesos. So pinahiram niya muna sa akin para nga i-unbox ko. So thank you bro sa pagpapahiram nitong cardioid microphone na to para i-unbox natin. At ito na nga siya guys na. So sa bandang baba makikita natin yung kung saan siya compatible no. Yan, sa mobile, sa laptop, sa tablet no. So sa camera. So yan yung compatibility niya na guys no. Dito sa likod ng box, makikita natin yung pictures at yung kanyang specification. Okay, buksan na natin to guys. So, excited na rin ako makita yung laman nito, no? Para malaman din natin kung kumpleto ba siya yung kanyang mga accessories. Okay, at eto na nga guys, no? Yan. So kung parang kompleto naman guys yung laman niya, no? So, syempre sa loob ng box, meron tayong warranty card. At syempre, yung user manual guide natin, no guys, no? Dito natin makikita kung paano natin siya gagamitin, no? At ito naman yung kanyang shock mount. At yung kanyang TRS connector para yan sa camera guys no, sa camera, camcorder, audio recorder o video recording device. Ito naman isang connector na to guys. Ito naman yung 3.5 mm TRS connector for smartphones and tablet. Siyempre pwede rin siya sa laptop. So ito naman yung Boya microphone bag natin no? Yan. So may naka-embroid na trademark no? At ito naman yung kanyang Fury windshield no? Sa mas kilala siya sa tawag na dead cat no? So tatanggalin lang natin guys. So ito siya guys no? At syempre ito naman yung ating Boya cardioid microphone. So, paano ba siya gamitin? So, simulan natin guys, no? So, etong shock mount natin, ikakabit natin dito yung cardioid microphone natin. So, kabit lang natin siya dito sa may parang may kanal niya, no? So, ayan. So, ayan guys, nakakabit na siya, no? Tapos, ikakabit naman natin guys yung kanyang Fury windshield o mas kilala sa tawag na dead cat no guys na. So ayan, dito sa loob nito susuot lang natin yung cardioid microphone natin. So ayan, ganyan siya guys na. So ayan, tapos set aside muna natin siya no guys na. Lagay na natin siya dito. Punta naman tayo dito sa ating 3.5 mm jack no. So itong TRS connector nito ay para sa ating microphone no, sa ating cardioid microphone. So ito namang kabila no ay para sa ating smartphone. So ayan, nababasa na naman no guys na.
So, set aside uli lang natin siya, no guys, no? Ayan. Punta naman tayo dito sa ating TRS connector, no guys, no? Sa 3.5 TRS connector natin. Ito naman yung para sa ating microphone at para sa ating laptop o kaya naman sa ating camera, sa audio recorder o kaya sa video recording device, no? So, magkaiba siya, no guys, no? Hindi mo pwedeng gamitin tong TRS connector na to sa cellphone natin. Hindi siya gagana, no guys, no? So, ikabit na natin guys yung TRS connector natin dito sa ating Boya microphone. Ayan. Tapos, no guys, no? Ikabit natin yung kabila sa ating smartphone, no guys. Ayan. So, dito natin siya ikakabit na. So, ayan guys, no? Ganyan lang yung setup niya. Ganun lang kadali siya ikabit, no guys, no? So, susubukan natin ngayon kung ano yung difference nung kung anong magiging difference nung may cardioid microphone sa walang cardioid microphone, no? Sabi kasi nila, no, meron siyang noise remover. So, subukan natin. So, okay guys, ito yung record ng walang Boya microphone, no? So, nilagay ko talaga siya sa maingay na lugar para malaman natin kung nababawasan ba yung noise, no, yung ingay sa paligid. So, ito naman guys yung record ng my Boya cardioid microphone, no? So, malaki nga yung pagkakaiba niya, no guys, no? So, yun lang, no, guys, no? Salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, no, guys, no? So, kung ayaw mo naman, okay lang naman. Pero, salamat na rin at pinanood mo tong video na to. Thank you, guys. Upbeat, signing out.